Baka sa bagsik ng lava na inilalabas ng bulkang Mayon sa kabuhayan ng mga taga-Albay. Lahat ng dinaanan nito, sunog, tulad ng mga pananim na nyog at gulay na ito. Dagdag pinsala pa sa mga pananim ang ibinugong abo ng bulkan. Sa pagtaya ng lokal na pamahalaan, hindi bababa sa 150 milyon pesos ang pinsalang idinulot ng pag-aalboroto ng Mayon sa agrikultura. Sa bayan ng Ginubata na isa sa mga pinaka-apektado ng ashfall, kita rin ang epekto ng pag-aalboroto ng bulkan. Yung kaya po sir na pananim namin, na inabutan po, namumulaklak. Tapos ngayon, pag ano po ng abo, siyempre po, nasisira yung bulaklak. Sayang ng abo no, at saka pang spray namin. Kaya laking pasasalamat ng mga residente sa ilang araw na pagulan. Yung mga crops na tinamaan ng abo, mahuhugasan yung dahon. So makakatulong yan para may initial recovery. Sa ngayon, relief support o ayuda sa pang-araw-araw na pangangailangan ang tinututukan ng provincial government sa mga apektadong magsasaka. Di pa raw nila mabigyan pansin ang rehabilitasyon hanggat hindi natatapos ang pag-aalboroto ng bulkan. Pero may nakahanda raw pondo ang pamahalaan para sa kanila. Nagbibigay kami ng mga farm implements, tapos mga binhi para mapalitan yung mga nasira nilang mga pananim dito sa aming area. Sa Ginubatan pa rin, nag-ikot ang Albay Provincial Veterinary Office kasama ilang animal welfare groups sa danger zone para tignan ang kalagayan ng mga hayop na iniwan sa mga bahay. Pinakain ng mga aso na gutom at nagsipayatan na. Nananatili naman sa alert level 4 ang bulkan. Bagaman nakapagtala ng deflation sa isang bahagi, nananatili pa rin daw ang pamamaga nito at hindi pa rin masasabing humuhupa na ang aktibidad ng bulkan. Mula sa Albay, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.